Coach, papaano ba talaga magsimula matuto sa trading? Kaya napakaganda ng pag-uusapan natin ngayon, no? Ay mga traders, bago natin simulan yung video natin ngayon, yung vlog natin ngayon, no? Ayan, pakita ko muna sa inyo yung view natin dito. Ayan. JP Morgan, Uptown BGC. Let's go! Hi mga traders, magandang yaman po sa inyong lahat. So yun nga, no? Start na tayo sa vlog natin. Oh, ano ba yung mga tips natin para sa mga traders natin dyan? So yun nga, pinakita ko sa intro natin, nandito tayo ngayon sa Uptown BGC. Actually, medyo madalas ako dito pero minsan ko lang siya nabablog. So ano ba yung pag-uusapan natin ngayon guys, no? So hawakan ko na lang yung camera, wala kasi akong dalang tripod. Kaka-enroll ko lang, no? As a third year finance student. So ano ba yung mga tips and advices natin para sa ating mga ka-traders? O kaya naman, yung mga bagong ka-traders lang natin, nakaka-subscribe lang. Coach, papaano ba talaga magsimula matuto sa trading? Yan, napakaganda ng pag-uusapan natin ngayon, no? So, alam nyo guys, kasi mga misconception sa trading, yung pag-buy and sell ng crypto, stock market, yan, yung about finance, investment, kailangan daw ekonomista ka. O kaya kailangan, Coach, kailangan ba magaling ako sa mathematics or sa capital management, sa risk and reward, yung mga percentage, well, kailangan yon, no? Kailangan alam mo siya yung basics, pero hindi naman po kailangan ay hindi naman kailangan na sobrang talino mo or galing mo o ekonomista ka para ikaw ay maging trader. Hindi naman siya kailangan, kasi ang kailangan dito talagang yung ikaw muna sa sarili mo. Willing ka bang matuto ng trading and investing? Willing ka bang makinig ng mga videos? Willing ka bang makinig sa mga sasabihin ng mentors mo sa'yo? Kasi kung willing ka naman, ibig sabihin po nun is talagang matututo ka, di ba? Kasi sabi nga, kung gusto may paraan, kung ayaw, maraming pwedeng dahilan. So kaya dapat guys, no, sa pagtuto sa trading, kahit sa ang bagay, open ka muna dapat dyan sa mga feedbacks, opinions, at kailangan natututo ka sa mga ibang tao rin as well. O coach, paano yung technicalities? Halimbawa, decided na ako, gusto ko talaga matuto ng trading and investing. So what would be the first step, no, sa ating pag-unlad, yan, pagkatuto sa trading? Number one is, aralin mong maigi yung concepts ng financial markets and financial system. Yan, yung basic muna, di ba? Bago ka makapag-buy and sell, bago ka makapag-coach, buy low, sell high strategy, ganyan, just learn the basic concepts of our economy. Ayan, kasi parang dive in agad tayo sa trading, yan, sa capital, pero wala tayong somehow background. Again, sinasabi ko, hindi naman kailangan magaling, hindi naman kailangan malupit agad, pero kailangan alam mo kung paano nagpa-function yung economy natin, yung society natin, and also yung banking system, yung mga interest rates, ganyan. Yung basic concept lang, mapapanood mo naman yun sa YouTube, sa Facebook. So yung sinasabi ko dito, ayan, di ba, paano ba nag-work yung business? Ayan, napaka-importante nun. So halimbawa, sa isang business, paano ba sila kumikita? Paano ba sila nalulugi? You need to know all of those why. Kasi pag sa stock market ka nag-invest, pag sa stock market ka nag-trade, you really have to study that eh. At yun yung gagawin mo mismo. Mag-i-invest ka sa mga companies na maganda yung valuations, continuous yung growth earnings, marami kang aaralin. At yan yung mga sinasabi kong concept sa yung mga paano nag-work yung isang negosyo, yung isang kumpanya. So napaka-importante na, lalo na nga kung sa stock market ka nagte-trade at nag-i-invest. Yun yung sinasabi natin dito. So just learn, that's number one, just learn the basic concepts of business, yung economy natin, paano siya, paano nagmamahal yung mga bilihin, ganyan. Kasi doon mo mapupulit yung aral na yun eh. How prices go up and go down. That's the basic rule of trading. Kaya nga dito, presyo, timing, etc. Marami kang aralin. It's all about the economic concepts at first. So yun po yun. That's number one we need to realize and to study more about. Number two, ano yung ba yung number two natin, no? Is learn the basic charting and the technical analysis as well. Yeah. So pag sinabi nating analysis, there are two types of analysis kasi sa trading eh. The fundamentals and the meron pa nga fundamentals, technical, sentiment analysis, ganyan. Pero yung dalawang basic is the fundamental analysis and technical analysis. So pag-aralan mo, halimbawa, paano ba yung tamang pagre-research sa crypto, paano ba yung tamang pagre-research sa stock market, you just have to learn the basics
hindi ko sinasabing maging research analyst ka. Diba? Ang sinasabi natin dito, kung gusto mo matuto mag-trade, paano ba tayo mag-a-analyze ng isang corporations or ng business? Paano ba tayo mag-a-analyze ng charting? Just learn the basics of candlesticks, yan, yung mga chart patterns. Pero hindi pa dapat yun ang inaaral. Ang basic mo na is yung mga trend, ganyan, trend analysis. So, i-learn mo or aralin mo yung technical or fundamental analysis. So, isa-isa lang. Siyempre, kung fundamentals, stick ka muna sa pag-research ng company, research ng project ng crypto. Yun muna yung unahin mo. Kasi kailangan yan step by step. Pagka tumalong ka agad sa charting, hindi mo inaral yung company analysis or yung basics ng trading, that would be so indirected and efficient. So dito yung background natin ng pag-ibig natin. So ngayon guys, yun yung sinasabi natin na aralin niyo yung basics ng fundamental technical analysis. Let's have a recap. Number one, learn the study, learn the basics of economics, financial markets, yan, systems, paano tumataas yung presyo ng mga bilihin. Kasi dyan mga makukuha yung concept ng presyo. Number two is the learn the basics of analysis of fundamentals and technical analysis for you to be able to be knowledgeable of and aware of aling galaw ng charting. Diba? Ano yung pinaka-konsepto ng pagre-research? Bakit kailangan mag-research? So yan yung kailangan mong matutunan. Basics ng fundamentals and ng technical analysis. Alright? So comment nyo muna kung may natututunan kayo and just subscribe. Okay, so number three, ano ba ituturo natin? Bukod kasi dyan sa analysis, hindi lang sapat na marunong ka mag-analyze ng stock, ng crypto, ng currency pair sa Forex. Napaka-importante rin dito na naiintindihan mo yung tinatawag po natin dalawa lang. Capital management and risk management. Yeah. Napaka-importante niyan, no? So, marunong ka nga mag-analyze, lagi ka namang all-in. Ano mangyayari? Laging sunog yan. Bakit? Kasi sa crypto, madalas rug pull. Lalo ka kung dyan ka nagtitrade. So, sinasabi natin dito, magaling ka mag-charting, palpak ka sa risk management and capital management allocation. Nako, no? Hindi ka mag-i-improve niya. So, dapat po, ini-improve natin yan lahat. So, ngayon, number three, ito na yung pangatlo natin. And last, also, aralin nyo yung tamang allocation. Kasi may allocation na 30-30-30, diba? Tas 10, o kaya naman 50%, depende sa iyo yun eh, no? Sa capital allocation and portfolio management. So you have to also analyze the risk involved in a particular investment. So example, sa stock market, so there will be always market risk, default risk. Kapag ka nagkaroon ng geopolitical tension, katulad po yun, di ba? Sa ating Southeast Asian dito. Sa ASEAN, di ba? Marami ang bilian. So ibig sabihin naapektuhan yung presyo ng mga bilihin, the businesses, our economy, so thus, it also affects the economic environment and the investment activities, no? Inside and outside our institutions and country, di ba? So, ang ibig sabihin natin dito, yan, dapat alam nyo yun, no? Kung paano kayo puposisyon. Halimbawa, risky yung investment na yan, mga high volatile. Magkano yung ilalagay ko? Ang capital ko, 50,000, sir. O magkano ilalagay ko? Highest na, 5,000, 10,000. Pagka volatile yan, mga meme coin, mga exotic pairs, mga alam nyo na yun, risky investment. You should avoid putting large amount of capital instead of pasok ka ng pasok dahil hindi mo naman alam. Ang mangyayari sa'yo nun, ipon ka ng ipon, di ba? Oy, coach, nalugi ako, nasunog lahat ng pera ko sa trading. Ipon ka na naman. Anong gagawin mo? Ganun na naman. So, hindi tayo natututo, hindi tayo nag-improve. So, dapat dyan ay talagang nag-i-stick tayo sa disiplina, sa goal natin. Okay? So, yan na. And also, risk management. Yun nga, alamin mo sa crypto, ano ba yung mga risk? Yan, alamin mo lahat yan. No? Sa stock market, ano ba yung mga risk? Kasi, syempre, medyo may iba't ibang risk types yan. Eh. So, yan yung aralin mo. Number one, again, basics of financial systems, economy, financial markets, how it works. Number two, fundamentals, technical analysis. And number three, capital management and risk management. Capital management is also known as money management. Risk management is also known as risk allocation. Meaning, papaano mo i-diversify yung pera mo?
Diba? Saan mong mga assets ilalagay yan? Kasi risk management eh. Mas mataas yung risk dito, less capital exposure dito. Less capital allocation, okay? So medyo mababa na yung video. Hanggang dito na lang muna tayo. Again, estudyante trader from Uptown BGC. Dito muna tayo magla-lunch ngayon, no? So see you on the upcoming videos. God bless you. Sana marami kayo natutunan. Subscribe. Bye-bye!